Ang pagong at ang koneho. Isang hapon, nagkita si Pagong at si Koneho sa daan. Biniro ni Koneho si Pagong sa kanyang maliliit na paa na naging dahilan kung bakit napakabagal niyang maglakad. Insulto si Pagong sa mga biro ni Koneho. Sa kagustuhan ni Pagong na patunayang mali si Koneho sa kanyang mga paratang, hinamon niya si Koneho at nagsabing, "Kung gusto mong subukin ang aking kakayahan, bakit hindi natin daanin sa isang paligsahan? Maaaring mabilis ka, subalit malakas naman ang aking resistensya," ang hamon ni Pagong. "Anong paligsahan ang nais mo?" tanong ni Koneho. "Kung gusto mo ay unahan na lang tayong makarating sa tuktok ng ikatlong bundok," sagot ni Pagong. Nagalak si Koneho sa hamon ni Pagong. Tiwala sa sariling magagapin niya si Pagong sa paligsahan. Bawat isa sa kanila ay nungumbida sa kanilang mga kaibigan upang saksihan ang kagilas-kilalas na paligsahan. Kinabukasan, umagang-umaga, marami ang nagsidalo. Dumating ang kalabaw na minsan na ring nakalaban ni Pagong. Ang kabayo, bibe, manok, aso, pusa, kambing, baka, pato, tuwin, baboy, ramo, at marami pang iba. Hindi magamayaw ang mga hayop sa kasiyahan. Noon lang sila makakapanood ng ganong klaseng labanan. Ang unggoy ang nagbigay hudyat nagpasimula ng paligsahan. Sa pasimula pa lang ay naiwan na ng malayo si Pagong. Halos hindi na makita ni Koneho si Pagong dahil sa kaliwan ng kanilang pagitan. Narating ni Koneho ang tuktok ng ikalawang bundok. Hindi na niya natanaw si Pagong. "Ah, mabuti pa ay mamahinga muna ako. Malayo pa naman si Pagong. Napakalayo na agwat naming dalawa," ang sabi ni Koneho sa kanyang sarili. Naupo si Koneho sa ilalim ng isang puno. Nang dahil sa kapaguran, hindi niya na malayang siya ay naiglip. Samantala, si Pagong ay nakarating sa tuktok ng ikalawang bundok na magtatanghali. Inabutan pa niya si Koneho naghihilik. Himbing ni himbing si Koneho, dala marahil ng kanyang kapaguran. Magdadapit hapon na nang matanaw ni Pagong ang rurok ng ikatlong bundok. Malapit na siya! Noon palang nagising si Koneho. Tinanaw niya ang ibaba ng bundok sa pag-aakalang nandun pa rin si Pagong, subalit wala pa rin. Sinibulan na niyang muling magtakbo. Takbong walang pahinga. Laking gulat niya nang abutan niya si Pagong sa tuktok ng ikatlong bundok na namamahinga na. Hiyawan ang lahat ng hayop. Lahat sila ay bumati kay Pagong. Si Koneho naman ay hiyang-hiya sa pangyayari. Humingi siya ng paumanhin kay Pagong sa ginawa niyang pangiinsulto. Simula noon ay naging halimbawa na ng mga hayop na hindi dapat maliitin ang kanilang kapwa